Yo, what is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako, eto, okay pa din. Ayan, pasensya na kayo. Medyo, ang tagal ko rin hindi nakapag-upload, no? Sobrang busy na talaga. And I'm still trying to come up with like, new approach dito sa channel natin. Kasi, sabi ko nga, no, gusto ko sanang baguhin yung content natin. Actually, it's still gonna be about tattoos. Pero, gusto ko lang sanang medyo may iba naman yung format natin. Ewan ko. Medyo iniisip ko pa rin kung paano gagawin. Pero sa ngayon, eto muna. Gusto ko lang din talaga mag-upload. Sayang naman kasi, no? Nababawasan yung views natin. Pero, nakakatawa. Dire-direjo pa rin yung subscribers natin. So, maraming salamat. And 11K na tayo. So, salamat mga kasabwat. Yan. So, ayun. Bago nga pala ako magsimula, no? Kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at click mo na rin yung bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. Okay. Yan. Pag-usapan natin about tattoo pa din, syempre. At this is, alam ko na pag-usapan na natin to dati, no? Na pag nagkaroon ng tattoo is may hirapang makahanap ng trabaho. Pero may nakita kasi yung post sa Facebook. Papakita ko sa inyo. At yun ang pag-uusapan natin. So about yan dun sa crew ng Jollibee na meron ng tattoo. Yun, so nakakatawa. Pag-usapan natin yan. Pero intro muna tayo. Yun, so eto na nga. Yan. Pakita ko sa inyo. Eto, yan. Etong picture na to. Yan. So, may nag-post sa Facebook, no, isang crew ng Jollibee na merong tattoo. Yan. Well, una sa lahat, nakakatuwa, no, na meron ng parang meron na sa Jollibee na may tattoo. na may tattoo, no, kasi ako personally, no, wala pa akong nakita na mga crew ng fast food na may tattoo. Okay? No hate, walang discrimination. Personally lang, wala pa akong nakita. At noon kasi, syempre, nung naghahanap ako ng trabaho, yan, kasi ako, nag-aaral pa ako, may tattoo na ako eh. Syempre, para pinag-aaralan ko din, inaalam ko din kung saan ako pwede mag-apply yan, at nalaman ko din kung saan ako mga hindi pwede mag-apply, at isa nga doon yung mga fast food. Yan. So nakakatawa na may nakita akong ganito, no? So sa mga nagtatanong, actually by the way, credit nga pala doon sa may-ari ng picture na to, kasi hindi ko alam kung sino yung original na nag-post, pero ang dami na nag-share at nag-tag sa akin. So, kaya ginawa ko ng video. Kasi nakakatawa talaga, no? So, sa mga nagtatanong sa akin, kasabwat, pwede na ba talagang magtrabaho sa mga fast food or sa fast food industry ng merong tattoo? Actually, hindi ko masagot, no? Hindi ko rin alam kung saang branch to, kung saang Jollibee ba to, baka mamaya Jollibee pala to sa US. Hindi ko alam. Sorry, pasensya na. Nakita ko lang yung picture na to at natuwa lang talaga ako. Kaya ginawan ko ng video. Kasi ang daming nagtag sa akin, no? Ang dami rin nagtatanong. At hindi ko naman syempre ma-replyan isa-isa. So, ginawan ko na lang ng video. Yan. Okay, yun. Yung mga tanong sa akin, pasensya na kayo. Medyo makati yung mata ko. Wala pa si tulog. Yun, sa mga nagtatanong sa akin,
pwede na bang magtrabaho sa mga fast food na may tattoo? Hindi ko pa rin po alam. Hindi lahat ng fast food siguro. We can ask Jollibee, di ba? Siguro, dali nyo yung picture na to. Tapos, pakita nyo. Baka umubra. Yan. Sa Starbucks, alam ko, okay? Well, it's not fast food, but ako kasi, nag-apply ako dyan at natanggap din ako. At naka-food sleep na ako. Well, wala pa akong tattoo sa mukha at sa leeg noon. Pero may tattoo na ako at very visible. What else? Hindi ko alam sa iba pang industry, no? Kasi parang halos puro sa call center talaga ako nagtrabaho eh. Kasi yun din talaga yung tinarget ko. Kasi nga, nung nabalita ko na, uy, pwede may tattoo dito, ang bilis ng, ang ganda ng growth, ang ganda ng compensation, tapos, walang discrimination, di ba? So, ako, yun talaga yung tinarget ko. So, sa ibang mga industry, not quite sure, no, about sa tattoo policy nila. Pero, ako, TL ako sa call center, pero may tattoo ako sa mukha. Ayan. Sa leeg. Ayan. Sobrang dami ng tattoo, pero yun. Kaya sa call center talaga ako nagtrabaho kasi yun, sobrang hindi sila ganun kahigpit sa tattoo policy nila. Ayan. Pero ano pa ba? Ayan. Gusto ko lang ding i-comment si Jollibee, no? Nakakatuwa kasi kung totoo man to or kung sa Pilipinas man to, nakakatuwa na nag-hire sila ng mga taong may tattoo, 'di ba? 'Yun. So sa mga nagbabalak din magpa-tattoo na hindi pa nakakapagtrabaho or wala pang trabaho o nag-aaral pa lang. Well, again, kahit nakakakita tayo ng mga ganito, medyo gumaganda yung future natin mga may tattoo kasi may dumadami na yung mga nag-hire ng may tattoo eh. Let's still think before tayo magpa-tattoo. Okay, kasi personally naranasan ko 'yan, mahihirapan kayo maghanap ng trabaho. Syempre nandito tayo sa Pilipinas. No, hindi ko naman nilalahat, pero it's just the reality, no. Ito talaga, nandito tayo sa Pilipinas eh. Ganito talaga dito. So pag-isipan niyo pa rin. Okay, pero nakakatuwa na ganito yung nangyayari. Sana sumunod yung mga ibang mga fast food na restaurant, yung mga ibang industry din. Sana mag-adapt din sila. Kasi, technically naman, di ba, isa tayo sa mga talagang may tattoo noon pa, noong araw pa, historically. Although, hindi ganito, well, syempre, para sa akin naman kasi, nag-evolve naman yung tattoo, di ba? Oo, no, ganun yung itsura ng tattoo, yung kalawang od, di ba? Mga traditional. May meaning yun. May meaning din to. So, para sa akin, technically, it's the same. It's just that nag-evolve yung art. Okay? Pero pag-usapan natin yan, gagawin ko ng video yan, about sa tattoo. Na historically kung sino ba yung mga naunang may tattoo. Okay, yun, abangan nyo yung video na yun. Pero sa ngayon, gusto ko lang ito gawin ng video kasi ang daming yung nagtatanong, ang daming nagtag sa akin at natuwa din talaga ako kasi nadadagdagan yung mga option na pwedeng pag-applyan nating mga may tattoo, especially mga may visible tattoo. Pero actually, ang dami na no, ang dami na talaga. Hindi lang din talaga ako sure, wala akong listahan. Kasi hindi ko pwedeng sabihin na etong company na to tumatanggap ng may tattoo. Tapos pag nagpunta ron, hindi sila tumanggap. Depende. It depends siguro. Pero hopefully, maganda yung patunguhan etong post na to. Na ma-realize ng mga iba pang companies, ng iba pang industries na wala namang problema kung may tattoo ko eh. Hindi naman nakakahadlang.
di ba, hindi naman nakakabawas ng productivity yung tattoo. Well, sabi ko nga, bakit naman kami? Bakit naman sa call center industry? Di ba? Hindi yung sasabihin, hindi pang mga may pinag-aralan yung call center, hindi para sa mga, or hindi para sa mga matatalinong tao o intellectual na tao. Hindi siguro. Try nyo. Yan. Pero, sabi ko nga, call center is one of the, hindi naman hardest, pero isa siya sa mga hindi ganong kadadaling trabaho. Kaya huwag nating i-discriminate din yung call center. Hindi porke ganito yung mga itsura namin, eh wala na kaming mga kwentang tao. Okay? Yun lang naman. Ayoko na masyadong pahabaan yung video. Gusto ko lang talaga gawa ng reaction video tsaka ng mga masagot yung mga questions ng mga nagtatag sa akin about dun sa picture na yun. Okay? Yun lang naman. Again, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at like mo na rin tong video na to para mas dumami pa tayong mga kasabat. Okay? Susunod kong upload, not sure, pero hopefully hindi ganun katagal. Okay, yun lang. Peace out. If it's controlling you, I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.